Bakit ba ang hirap-hirap mag-let go? Kaya naman, nag-iipon tayo ng mga kalat sa loob ng bahay natin. Magandang araw mga OFW. Ako po si Dodds, the Accidental OFW. At sa video pong ito, iisa-isahin natin yung dahilan bakit ba ayaw natin i-let go yung mga nakakalat lang sa bahay natin at yung mga bagay na dapat ay noon pa natin pinakawalan. Pero ayaw natin dahil isa-isa doon sa mga reasons na nandito sa video natin. Pipilitin natin yung maging maiksi lang yung video na ito dahil gusto lang natin palalahanan yung mga tao na ngayon yung opportunity para maglinis tayo sa halimbawa ng mga nakatambak na mga items doon sa bahay natin. At doon sa isa nating video sinabi natin na kung gusto mong kumita ngayong pandemic ay tignan mo yung mga bagay na nasa loob ng bahay mo dahil baka mamaya po pwedeng maibenta mo ito at hindi mo na naman ginagamit para magkaroon ka ng extra na pera. Kung ikaw yung mga tipo na kagaya ko na laging nag-iipon ng mga gamit sa kung anumang kadahilanan at minsan ay natatambak na doon sa cabinet mo or doon sa study table mo or doon sa aparador nyo, una natin gawin, i-like natin ang video nito para supportahan natin yung isa't isa. At syempre, i-share din natin yung video nito matapos natin mag-subscribe sa channel natin para alam niya ang mga ibang mga tao na may mga information na kaya nito na para sa kanila. So, mag-umpisa na tayo. Bakit nga ba ang hirap mag-let go at bakit tayo nag-iipon ng mga bagay na nakakalat lang sa bahay natin? Yung unang-una nating dahilan at lahat tayo ay guilty dito ay dahil gumastos tayo doon sa bagay na ito o mahal yung pagkakabili natin dito. So yung mga items na nakikita natin sa mga bahay natin, siguro dahil sa minsan na pabili tayo or minsan dahil pinagkagastusan talaga natin dahil inipon natin ng matagal yung isang bagay na to kaya pagka nandiyan na ay hindi na natin siya maipahiram, hindi natin siya maipili sa iba o hindi natin maipamana yung sinasabi ng mga ibang mga tao, di ba? So, ano yung mga halimbawa nito? Halimbawa, bumili kayong mga TV nung araw na dahil halimbawa nagkaroon ka ng unang sweldo tapos mahal yung pagkakabili mo doon sa TV na yun. Kaya kahit gaano kakapal, kahit gaano kapangit yung quality doon sa screen ay ayaw mong ibenta dahil sa mahal yung pagkakabili mo dito. Ako, yung ibang mga damit ko, talagang mahal yung pagkakabili ko halimbawa mga 3 or 5 years ago na hanggang ngayon ay nasa cabinet namin at hindi ko ipamigay. Dahil syempre nanghihinayang ako pero ang iniisip ko is darating yung araw na syempre masisira sila dahil hindi mo naman sila ginagamit. Pero sa ngayon siguro dahil nga sa mahal yung pagkakabili ko sa kanila at laging yung investment ko doon sa bagay na yun, yung motivation sa akin para i-keep yun ay natatambak. Dahil hindi lang naman iyon yung mga bagay na binibili natin, napakarami pang mga bagay yung mga susunod na binili rin natin ng mahal at nanghihinayang tayo na ipamigay. Kaya iyon yung unang dahilan kung bakit ayaw natin mag-let go doon sa mga items na yun. Yung pangalawang dahilan kung bakit hirap tayong mag-let go ay hindi natin naitapon dahil ginamit naman natin ito dati at baka mamaya ay magamit pa natin ito. So ito yung mga uso ng araw na bibilin mo tapos dahil nabili mo na, sasabihin mo na anyway babalik naman yan sa uso in 2 years, in 3 years. Pero after 5 years, after 7 years, hindi pa rin siya bumabalik sa uso, kaya nandoon at nakatambak lang siya doon sa cabinet mo.
Halimbawa dito, yung mga costumes na nabili natin years back, halimbawa sa Christmas party or halimbawa doon sa mga costume party ng opisina natin. At nagamit natin siya ng isa o dalawang beses. Tapos sasabihin natin, anyway, pag nagkaroon tayo ng opportunity ay gagamitin natin ulit. Pero ang shortcut nun at ang resulta nun ay hindi na rin natin siya magagamit dahil nandoon lang siya, nakatambak lang siya doon sa cabinet. Tapos ano pa, yung mga halimbawa mga Christmas tree na binili natin 2 Christmas ago, syempre sabihin natin hindi, gagamitin pa rin natin yan, pero pagdating yung Christmas makakakita ka ng mas mura or mas maganda na Christmas tree or mas maganda style na Christmas tree at yung nakatambak mo sa cabinet ay hindi mo na siya magagamit. Gusto mo siya sigurong let go, pero laging nasa sa isip mo na darating at darating yung pagkakataon na magagamit mo siya ulit. Kaya ang resulta, nandoon siya, nag-iipon siya ng alikabok at agyo. At baka mamaya nakalimutan mo na may item ka na ganito. Yung pangatlo na dahilan bakit hirap tayo na mag-let go ay dahil yung dahilan na yung karaniwang mamamayan na sasabihin niya na kasi nung bata ako wala naman ako na pambili ng mga ganito, tapos ngayon meron na akong kita or meron na akong sariling pera kaya bibilin ko na yung mga bagay na ganito or yung mga nabili ko na ng mga bagay, halimbawa nung mga sweldo ko or nung nakakaluwag ako, syempre meron yung value para sa akin. At dahil dito, napakarami mga bagay na nakatambak sa bahay. Dahil dito, sasabihin natin na bata ako, wala akong ganito, kaya bibili ako ng 2 bagay na ganito. Yung sa akin, halimbawa, sapatos, yung mga rubber shoes na hindi ko naman talaga magagamit lahat. Pero dahil sa sinasabi ko sa sarili ko na noon wala akong pabili nito, so ngayon, eto na, syempre nakakahinayang siyang ipamigay. Ganyan din yung mga gadgets na halimbawa taon-taon nagpapalit ka ng gadgets or taon-taon or kung meron mang mga bagong mga uso na mga cellphones or mga tablets or kung ano man, bibilin mo lang siya. Pero pag nasa yun na, syempre sasabihin mo na ayoko na mga ipamigay yung mga dati ko dahil syempre nag-invest na rin ako dito at syempre nagre-remind ito na medyo nakakaluwag-luwag na ako. At hindi ko po sinasabi na lahat ng tao ay ganito, pero isa po ito doon sa mga dahilan. Magugulat tayo na yung mga dahilan ng mga tao ay ganito dahil nga doon sa in-equate nila doon sa ability nila na bumili ng mga bagay na ito. Ngayon, yung past nila nung mga panahon na gustong-gusto nila yung mga item na ito at hindi nila mapili. Kaya, nung nagkaroon sila ng opportunity, sige, bili tayo ng bili, pero hindi natin po pwede ipamigay, hindi natin po pwede i-donate dahil ito ay, syempre, part ng kita natin at part ng pera natin. Kaya, nakatambak lang sila at minsan nasisira na sila, pero hindi pa rin natin sila inilelet go. Yung pang-apat ay yung usong-uso na lagi natin sinasabi kasi remembrance ito. Kasi may sentimental value ito. At tumingin kayo ngayon sa loob ng bahay nyo. Tumingin kayo doon halimbawa sa kahit sa bag nyo. Meron at meron kayong makikita ng mga bagay na nandiyan na po pwedeng hindi mo naman kailangan. Pero hindi mo siya maitapon dahil syempre merong kang remembrance, merong nagpapaalala sa iyo, whether tao, whether occasion, or whether kung ano man yan. At napakaraming mga bagay na yan na nandoon sa loob ng mga bahay natin. Ako yung Starbucks planner. Napakaraming taong noon na nagbibili sa akin ng Starbucks planner taon-taon at syempre dahil dito hindi ko siya tinatapon. Yung mga sapatos na ibinigay halimbawa ng mga teammates ko years back or yung mga regalo nila na hindi ko na naman halimbawa na isusuot or medyo sira-sira na siya,
hindi ko pa rin siya ma-let go dahil para sa akin remembrance iyon at yun yung mga bagay na nagpapaalala sa akin sa kanila. Hindi natin nalalaman na pwede naman natin kuha na ng picture, pwede naman natin halimbawa ilagay sa diary natin, or syempre kuha natin sa picture sa cellphone natin, tapos once in a while pag nalulungkot tayo, tignan na lang natin halimbawa sa isang folder or doon sa isang paglalagyan na storage doon sa cellphone natin. Pero tayo, mahilig tayo na physical yung gusto nating magpapaalala sa atin. So dahil doon, natatambak yun sa bahay natin at lagi natin sinasabi na kasi remembrance ito at hindi ko mai-let go yung mga memories o yung mga tao na nagpapaalala sa akin doon sa item na yun. Kaya nakatambak siya doon sa bahay natin. At yung panghuli na hindi ko maintindihan kung bakit ganito tayong mga Pilipino ay yung dahilan natin na hindi natin po pwedeng itapon yung mga bagay na yan kasi nakuha natin siya ng libre. Oo, nakuha natin siya ng libre na dapat po pwede mo siya itapon. Pero dahil sa feeling natin na isahan natin yung isang tao or feeling natin is naka-jack pa tayo doon sa isang pagkakataon na yun kaya ayaw natin siyang i-let go. Ano yung mga ito? Yung mga souvenir sa kasal, souvenir sa binyag, souvenir sa mga birthday, etc. na pinaka-plastic na mga figurines tapos lalagay natin sa taas ng mga bahay natin tapos malalagyan siya ng napakaraming alikabok dahil over the years nandoon lang sila, dagdag lang tayo ng dagdag at hindi natin alam baka mamaya may mga gagamba na pala doon sa likod nung mga items na yon. Kaya yun yung mga iniipon natin pero dahil nakuha natin ito ng libre or nakita natin nakuha natin ito halimbawa na kahit hindi tayo nagbigay ng regalo, binigyan tayo halimbawa ng mga souvenirs para sa atin panalo tayo doon sa bagay na yun. Kaya naman, ayaw natin i-let go dahil pinapaalala natin sa sarili natin na nakaisa tayo doon sa pagkakataon na yun. Gayun din yung mga bigay ng mga kamag-anak natin abroad. Halimbawa may mga talibahin box na dumadating sa atin. Winter jacket o yung mga sweaters na hindi naman natin po pwedeng gamitin dito sa Pilipinas dahil hindi naman umuulan ng yelo dito or hindi naman ganun kalamigan pagkatag-ulan. Pero pinaporma pa rin natin at yung mga ibang mga bagay na sasabihin natin po pwede ba natin itong itapon, ipigilin tayo ng mga magulang natin dahil sasabihin na pinaghirapan niya ng mga kamag-anak natin sa ibang bansa, bakit kailangan mo ipamigay, bakit kailangan natin itapon, at bakit kailangan natin ibigay sa ibang mga tao. Pero ang nagiging resulta nun is aamagin lang yung mga damit na yan dahil hindi naman natin yan magagamit. At iba syempre yung klima doon sa ibang bansa na pinanggalingan nila at saka yung mga klima na nandito sa Pilipinas. Kaya kahit gaano natin ipagpilitan at ipagsiksikan yung sarili natin doon sa mga tela na yun, most probably sasamaan lang tayo ng katawan dahil sa init dahil makakapal yung mga yun at siguro dapat na lang natin silang ipamigay or dapat siguro natin gamitin lang sila sa iba pang mga bagay. Sana po ay may natutunan tayo sa video nito at kung meron po tayong tips, kung meron po tayong questions or experience, mangyari po lamang na mag-email sa dexofw@gmail.com. Like din po natin ang video nito, mag-subscribe po tayo at click mo natin yung bell notification icon sa gabi po na subscribe button para po alam po natin kung meron po tayong bagong video na ina-upload. Muli, maraming po salamat. Ako po si Tots, the accidental OFW. Opo, naiintindihan ko po. Ang hirap pong mag-let go. Lalo-lalo na dahil yung pag-let go ay personal na reason or personal na desisyon sa buhay mo. Pero baka mamaya yung mga bagay na ayaw mong pakawalan, whether tao man yan or whether bagay man yan ay nakakasakal na sa'yo, ay nakaka-inconvenience na sa'yo at sa pamilya mo at hindi na pala mas nakakabuti yung pagkuha mo doon sa mga items na yan kesa doon sa pag-let go mo sa kanila. Kaya yung mga ibang mga bagay, pwede natin i-let go at yung mga iba, pwede natin i-cherish para magkaroon tayo ng magandang buhay mga ko-OFW at see you po on the next video.